Hi guys! Ang saya-saya ng episode na to ng DOTSPH, rom-com na rom-com ang peg at kitik sa mga kaganapan. Tawa ko ng tawa at kilig na kilig kila Maxine at Lucas. Narinig na ng buong kampo na mahal ni Maxine si Lucas at nag-kiss na silang dalawa. This is not word for word, pero ito yung confession ni Maxine. Gusto kita, Lucas. Nung hinalikan mo ko, tumigil ang mundo ko. Hindi ko pa naramdaman yon sa buhay ko at ayaw kong matapos. Yun naman pala eh. Kaya tingnan nyo na lang kung gaano ka-happy si Lucas. Kilig na kilig. My gosh, alam nyo to guys. If you have been watching my videos on DOTS, alam nyong nagagalit na ako kay Maxine sa kakaibang kinikilos nito at pag-busted kay Lucas. This episode at yung kahapon ay relief sa mga nararamdaman ko against her. Ang tagal niyang pinahirapan ang damdamin ko at ang damdamin ni Lucas. May sweet revenge na rin si Captain Lucas. By the way, ang title ng episode na ito ay hashtag DOTS aminin. Pero tingin ko kulang yung title na yon. Dapat may kasamang taguan kasi pinagtaguan ng husto ni Maxine si Lucas sa gabing ito. Nung narinig ni Maxine ang sarili niya sa speakers, dali-dali siyang tumakbo sa communication room para itigil yung pagbo-broadcast sa phone niya. After niyang ma-unplug ang phone niya, na-notice niya na may katabi siya at nagkatinginan sila. Ay, si Lucas pala. Kumaripas ng takbo si Maxine after that, pero na-activate naman ang adrenaline ni Lucas. Nilundag niya ang second floor pababa para maabutan agad si Maxine. Siyempre, hindi pa lalagpasin ni Lucas ang ibinigay na opportunity na ito ng tadhana. Marami siyang sinabi kay Maxine, pero ito yung favorite ko. Bakit daw, nung muntik nang mamatay ni Maxine, lumakas ang loob nitong aminin ang tunay niyang nararamdaman. Pero nung sinagip niya na ito, nagbago ang isip niya. Walang maisagot si Maxine. At dahil cornered na siya, she tried to get away from Lucas. Twice. Nung una, napigilan siya ni Lucas. Yung pangalawa, nakawala siya. Si Maxine nagtago sa mga halaman, pero natagpuan naman siya ni Moira. Malalim ang naging usapan ni Maxine at Moira. It was something like this. Kung okay lang ba kay Moira na sundalo ang boyfriend niya? Inamin niyang may kaba siya, kaya nga daw sinusulit niya ang time na magkasama sila. Gusto niya laging isipin ni Diego na merong naghihintay sa kanya. Ang ganda ng mga sinabi ni Moira at mukhang tinamaan si Maxine. Dapat pala matagal nang nag-usap si Maxine at Moira. Pero kahit narinig na ni Lucas ang confession na yun ni Maxine, bigo siyang maging girlfriend ang magandang doktora. Kaya asartalo na naman siya kay Diego at Moira. Siyempre, di nakatulog si Maxine nung gabing yon. Si Lucas ay ganun din. Halatang kinikilig pa rin siya sa mga narinig niya. Buti na lang pinatawag ni General Defensor si Maxine kasama sila Moira, Diego at Lucas. Nag-thank you si General Defensor kay Maxine sa pagliligtas nito kay Lucas at inalok siya nito na anytime ay pwede siyang pumasok as a doctor sa Philippine Army. Kaso guys, biglang naudlot ang tuloy-tuloy na saya sa episode na ito. Nung tinanong ni General Defensor si Lucas kung wala ba itong nararamdaman sa anak niyang si Moira sa harap ni Diego. Nakalabas na si Maxine at this point. Ouch! It really hurts. Ang sakit ng sitwasyon na yon kay Diego dahil hindi pa rin pala boto ang tatay ni Moira sa kanya. Kay Diego naputol ang episode na to. Kitang-kita sa mukha niya yung hurt at dejection. Anyway, sa preview ng next episode, magiging sila Lucas na at Maxine. I can't wait to watch that. So kayo guys, kinilig din ba kayo sa episode na ito? Isulat nyo lang sa comments area. And if you enjoyed this video, like, share, and subscribe to my channel, Anarina TV, and click the notification bell so you're always updated on my latest videos. Like and follow Anarina TV on Facebook too. You can watch my playlist here or here para makita nyo ang iba ko pang Telesteria review. Thank you for watching and watch my other videos in this channel.